Alam mo na natin kung nasaan ang bagyo. Si Bagyong na Quinta, Trixie Jafar, Rise and Shine Trix. Yes, again, Rise and Shine, Aldo, at sa lahat po ng ating mga kababayan. At balikan nga po natin no, yung mga naging pag-landfall ni Bagyong Quinta na ating pong binabantayan. Ito nga po ay unang tumama sa kalupaan o nag-landfall po sa may San Miguel Island, Tabaco City, Albay. Ang ating nga pong binabantayang bagyo na si Typhoon Quinta, alas 6 po yan kahapon po ng gabi. At sa pangalawang nga po nga pagkakataon, ito po ay muling nag-landfall sa pangalawang pagkakataon dito sa maya Malinaw, Albay, alas 6:50 rin po yan kagabi po ng hapon. At pangatlong pagkakataon naman, ito nga po ay nag-landfall bandang alas 6:30 po ng gabi kagahapon at tumama nga po yan sa kalupaan naman ng San Andres, Quezon. At sa pang-apat pong pagkakataon, muli ito po ay nag-landfall alauna 20 kaninang umaga sa maya Torrijos, Marinduque. At sa ikalimang pagkakataon, muli ito po ay nag-landfall naman sa may Pola, Oriental, Mindoro kaninang 3:30 a.m. At ayon po sa pag-asa, ito na po ang huling tatawirin ni Typhoon Quinta bago nga po yan lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, huli nga po ito nga namataan ang mata ni Typhoon Quinta kaninang alas 4 po ng umaga sa maya vicinity po yan ng Socorro, Oriental, Mindoro. At ito nga po ay may taglay na lakas ng hangin na abot ng 125 kilometers per hour at yung pagbugso ng hangin o wind gustiness na abot naman ng 180 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos, pakanduran po yan sa bilis naman na 25 kilometers per hour. At base nga po sa ating latest forecast track ng pag-asa ni Bagyong Quinta, matapos nga pong makatawid po nito sa Mindoro Island, ay inaasahan nga po na bukas po ng umaga, October 27, ay nasa labas na po yan nitong ating Philippine Area of Responsibility. At pinapaalalahanan po ang ating mga kababayan na mag-ingat po sa mga banta ng pagbaha at pagunang lupa. Sa katunayan nga po, kahapon may mga naiulat na ngang mga lugar na nagbaha sa ilang bayan nga po yan ng Cagayan, maging sa Albay, kasama na po yung Cavite at Rizal. Kaya iba yung ingat po sa ating mga kababayan. Samantala, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 3 sa mga susunod pong lugar. Ibig sabihin po niyan ay mapaminsala at mapanganib po ang dulot na lakas ng hangin na kaya nga makapagpatumba nga po ng puno. So ito po ang mga lugar kung saan nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 3. Diyan po yan sa may southern portion ng Quezon, kasama po ang bayan ng Mulanay, San Francisco, Catanawan, General Luna, Makalelon, Pitogo, Unisan, Agdangan, Padre Burgos, Pagbilao, Lucena City, Sariaya, Candelaria, Chaong, San Antonio, Dolores, Tayaba City. At maging sa southern portion po ng Batangas, yan po ang mga bayan ng Lian, Tuy, San Juan, Rosario, Padre Garcia, Lipa City, Cuenca, San Jose, Ibaan, Taysan, Lobo, Batangas City, Mabini, Tingloy, San Pascual, Bawan, Alitagtag, San Luis, Taal, Santa Teresita, Calatagan, Balayan, Calaca, Lemery, Agoncillo, maging sa San Nicolas at mataas na kahoy. Nakataas rin po ang signal number 3 sa may northern portion ng Romblon. Yan po ang mga bayan ng Concepcion, Banton, Corcuera, Romblon, San Agustin, Calatrava, San Andres, Odiongan, at Santa Maria. Maging sa maya Marinduque po at northern portion at central portion ng Oriental Mindoro, yan po ang mga bayan nga ng Oriental Mindoro, Mansalay, Rojas, Bongabong, Bansud, Gloria, Pinamalayan, Pola, Socorro, Victoria, Nauhan, Calapan City, Baco, San Teodoro, at Puerto Galera. At nakataas rin po ang signal number 3 sa may northern at central portion ng Occidental Mindoro. Yan nga po ang mga lugar sa San Jose, Rizal, Kalintaan, Sablayan, Santa Cruz, Mamburao, Palawan, Abra, De Ilog, at maging sa maya Lubang Island. Samantala, nakataas naman po ang signal number 2 dito sa mga susunod pong lugar. So makakaranas po ng lakas ng hangin na abot po yan sa 61 to 120 kilometers per hour at mga malalakas rin po ng mga pag-ulan. Ito po ang mga lugar kung saan nga po nakataas ang Tropical Cyclone Wind signal number 3 sa may Camarines Norte, western portion po ng Camarines Sur, Siruma, Tinambak, Calabanga,
Naga City, Pili, Bula, Balatan, Minalabak, Milaor, Bombon, Magaraw, Kanaman, Kamaligan, Gainza, San Fernando, Pasakaw, Pamplona, Cabusao, Libmanan, Sipokot, Lupi, Ragay at Del Gallego. Kasama rin po dyan ang Burias Island at nalalabing bahagi po ng Quezon, including Polillo Islands, Laguna at natitira pong bahagi ng Batangas, Cavite, Rizal, maging dito sa Metro Manila at southern portion po ng Bulacan, ang mga bayan po ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Baliwag, Pulilan, Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Malolo City, Plaridel, Bustos, San Jose del Monte City at maging sa Santa Maria, Pandi, Giginto, Balagtas, Bulacan, Bukawe, Maykawayan City, Obando at Marilao. Nakataas rin po ang signal number 2 sa may southern portion po ng Pampanga. Yan po ang mga bayan ng Lubao, Sasmuan, Makabebe, Masantol, Minalin at Apalit. At nakataas nga rin po ang signal number 2 sa may Bataan, nalalabi pong bahagi ng Romblon at Oriental Mindoro, maging sa nalalabi pong bahagi ng Occidental Mindoro, kasama na po ang Calamian Islands, ang extreme northern portion po ng Antique, yan po ang bayan ng Caluya. So makakaranas po dyan ng light to moderate rains na may mga minsan ay malakas po na pagbugso ng hangin. Kaya ingat po mga kababayan po natin kung saan nakataas nga po ang tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, nakataas naman po ang signal number 1 sa mga susunod po na lugar. Ito po ay ang Catanduanes, ang nalalabing bahagi po ng Camarines Sur, Albay, western portion po ng Sorsogon. Yan po ang mga bayan ng Donsol, Pilar, Castilla, Sorsogon City, Kasiguran, Uban, Magallanes, Bulan, Irosin. At maging po sa northern portion po ng mainland Masbate, ito po yung Uson, Mobo, Masbate City, Baleno, Aroroy, Balud, Mandaon, Milagros, including Tikaw Island at southern portion po ng Aurora. Yan po ay ang mga bayan ng Dingalan at San Luis. Nakataas rin po ang signal number 1 sa may southern portion ng Nueva Ecija, Gabaldon, Laur, Palayan City, General Tino, Cabanatuan City, Aliaga, Zaragoza, Jaen, San Antonio, Santa Rosa, Peñaranda, Gapan City, San Leonardo, San Isidro at Cabiao. Samantala, nakataas rin po ang signal number 1 sa southern portion po ng Tarlac. Yan po ang mga bayan ng La Paz, Tarlac City, San Jose, Concepcion, Capas at Bamban. At maging sa nalalabing bahagi po ng Bulacan at nalalabing pong bahagi ng Pampanga, kasama na po ang central portion po ng Zambales. Yan po ay partikular sa mga bayan po ng Iba, Botolan, Cabangan, San Felipe, San Narciso, San Antonio, San Marcelino, Castillejos, Subic at Olongapo City. Maging sa may northern portion po ng Palawan, yan po ay sa El Nido at Taytay. Kasama na rin po ang Cuyo Islands at the rest of the northern portion of Antique. Yan po ang mga bayan ng Lauan, Barbaza, Tibiao, Culasi, Sebaste, Pandan at Libertad. Nakataas pa rin po ang signal number 1 sa may Aklan, Capiz at northern portion po ng Iloilo, kasama po ang mga bayan ng Lemery, Sara, San Dionisio, Batad, Estancia, at Carles at Balasan. So ayan po ang mga lugar kung saan nga po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3, 2 at 1. Kaya iba yung ingat po sa ating mga kababayan po dyan. Samantala, para po sa magiging lagay nga po ng panahon ngayong araw, si Typhoon Quinta po ay magdadala nga po ng katamtaman hanggang sa malakas po na pag-ulan sa maya Camarines Norte, maging Camarines Sur, Calabarzon at kasama na po ang Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, maging sa may Marinduque at Romblon. Kasama na rin po dito sa may northern portion po ng Palawan, including Calamian and Cuyo Islands, Aklan, Capiz at Antique. Ang tail end naman po ng isang frontal system, kasama na nga po itong epekto ni Typhoon Quinta, ay magdudulot nga po ng katamtaman hanggang sa malakas po nga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley region. Kasama na po ang Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, maging dito po sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur, habang light to moderate na kung minsan ay malakas naman pong mga pag-ulan ang mararanasan po dito sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Luzon.
Samantala, para naman sa buong Visayas, asahan rin po yung mahina hanggang sa katamtama na kung minsan ay malakas na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po ang mga residente po dyan sa mga banta po nitong mga flash floods at landslides. At para naman sa lagay ng panahon sa Mindanao, asahan rin po yung light to moderate na kung minsan ay malakas na pag-ulan. Dito po yan sa may Zamboanga Peninsula, kasama na po ang Bangsamoro at ang northern portion po ng Mindanao, maging dito sa may Caraga region. So sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, generally, fair weather condition naman po ang mararanasan, liban na lang po dun sa mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. Samantala, nakataas naman ang red warning level sa Occidental Mindoro, maging sa may northern portion po ng Palawan. Ibig sabihin po niyan ay may banta po ng mga pagbaha sa low-lying areas at mga landslides sa mga bulubundukin o yung mga mountainous areas. At nakataas naman ang orange warning level sa may probinsya po ng Palawan, ang nalalabi nga pong bahagi ng Palawan. So, may banta pa rin po dyan ng mga pagbaha at pagguho po ng lupa. Kaya iba yung ingat pa rin po ang paalala sa ating mga kababayan dyan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating Metro Cities weather ngayong Lunes. Para po sa lagay ng panahon dito sa Metro Manila sa ating nga pong 3-day extended weather forecast mula nga po ngayong Lunes hanggang Wednesday, asahan pa rin pong pagpapatuloy ng mga pag-ulan at pagbugso po ng hangin. Ito po yung mga light to moderate na kung minsan ay malakas po ng mga pag-ulan ngayon nga po nga araw hanggang sa susunod pang dalawang araw. Ito po ay bunsod pa rin nga po ng epekto po ni Typhoon Quinta. At sa ngayon, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito po sa Metro Manila. Kaya muli, paalala po sa ating mga kababayan na mag-ingat po sa mga banta po ng flash floods at landslides. And of course, huwag pa rin po natin kalilimutan na magbaon po ng payong saan man po ang inyong lakad. Ngayon, atin namang silipin ang sunrise po natin kanina, 5:49 ng umaga at muli ito inaasahang lulubog sa ganap na 5:30 ng hapon. At yan muna ang pinakahuli sa info weather. Laging tandaan sa pabago-bagong panahon, maging alisto dahil ligtas ang may info. Ako po si Trixie Jafar, Rise and Shine, Pilipinas.